Ricardo. Hi guys! This is me again, Nika, and welcome back to my channel. So for today's video, we are heading to Nueva Ecija. Dahil meron tayong purpose dun. Mamimigay tayo ng token of appreciation since National Heroes Month. Mamimigay tayo ng token of appreciation sa ating mga farmers. At sila yung primary source ng essential needs natin, specifically yung rice, di ba? And we will give them a token of appreciation sa tulong ng Efficacen ointment to relax kapag nag-after work, di ba? Pag masakit yung ulo. So, yun, they deserve this naman. And syempre, nasa... Di namin alam kung talagang meron ba kaming purpose o talagang magtawanan lang talaga sa sakin. Kanina pa kami dito. Ito naman isa. Ayan, nakapag-recharge na yan. Sana all nakapag-recharge na. So yan, I'll be updating nyo na lang once na nandun na kami sa Kabanatuan po, Nueva Ecija. And papakita ko sa inyo yung mga farmers doon. And siguro, mag-interview din tayo if sakaling pumayag sila about sa kanilang pamumuhay, if may difficulties ba sila na kinaharap during this pandemic, na alam naman natin kasi lahat tayo affected. Paano pa kaya sila? Diba? So, pero a good thing naman, even though nagkakaroon tayo ng mga rice shortage, na nagkakasa mga inflation rate, is andyan pa rin sila. They are not just working. Nagsasacrifice na sila just to provide our primary need, which is, dito sa Pilipinas, is yung rice. So, see you mamaya! Madam? Sa ano po, sa mga sakit ng ulo. Ito naman sila kuya. Kuya! Bigyan po namin kayo ng Efficacen ointment. Para sa sakit ng ulo po. Para po sa sakit ng ulo. Nandito kami naghahanap pa ng mga magsasaka. I just felt the initiative lang to give, especially sa tulong ng Evian. May endorsement ang Efficacen ointment. Kasi they deserve naman talaga yung mga ganong ano. Nakita ko kanina, sobrang saya lang and fulfilling na nakita mo na even though yung ang simple lang nung bigay mo, di ba? It's just a simple thing, ang liit lang na bagay, pero sobrang laki na para sa kanila. Doon ako naniniwala na doon sa quote na kumbaga sinet ko sa utak ko na never get tired of doing little things to others because sometimes those little things can occupy the biggest part of their hearts. And sobrang nakakatuwa yung mga farmers kanina nung nakita lang nila yung, di ba ang liit lang nung dala ko, pero nakita mo yung ngiti nila is sobrang laki. And doon mo nakikita na yung simple, umiiyak na, umiiyak. Yung simpleng pagbibigay mo pala is talagang ang laki ng impact. Diba yung for you, parang just a simple ano lang naman eh, nag-initiate ka lang na magbigay kasi you want to help. Pero sa kanila pala sobrang
laking ano nun, sobrang laking bagay. So, ano yun, maghahanap pa tayo ng marami. And hopefully, sa mga tao dyan, as long as kaya nyong magbigay, why not, di ba? Kung carry naman, kung di naman kayo maghihirap para magbigay lang dun sa tao, then why not, di ba? Maybe God is making you a blessing to others. And if that would, that day would come or the moment would come, huwag kang mag-alinlangan na tumulong. Right? So, para ako nag-e-ending na dito, pero meron pa tayong hahanapin mga farmers. Ayan, so nakakita ulit tayo ng mga... Nakakita ulit kami ng mga farmers. Na, nandun sila. Ang kagandahan nito siya. Kahit napansin nyo, naka-uniform pa. So, mainit kaya ako nag-cup. Yes! Let's go! Ito na, mamimigay na tayo ulit ng efficacent. Mamimigay na tayo ng efficacent ointment sa ating mga farmers. Ayan sila, guys. Wait lang, saan ba ako dadaan dito? Yata. Guys, pauwi na kami, pabulakan. And, ano naman, grateful naman kasi kahit papano marami rin tayong naabutan na farmers na nag-aanin. Yung iba, ano yung tawag dun? Yung parang, yung ginagawa nila kanina. Harvest. Eh, parang inano ko lang yung anin. Hindi siya ko lang. And then, yun yung parang, kasi di ba, hindi naman buong araw nasa labas sila. So, kung sino yung mga naabutan namin. And marami-rami naman. And mas maganda lang din sana kung halos lahat ng mga nadaanan namin pala yan is nakalabas, nasa labas yung mga farmers. And hindi rin kasi kami makapunta dun sa pinakaloob since medyo talahiban siya and hindi rin tayo ganun kasanay pa dumami kung anong mangyari din sa atin. So for our safety din. Pero dun lang din sa mga naabutan natin, nabigyan naman natin sila. And I'm really thankful to them. Kumbaga, it really touches my heart. Kumbaga, yung satisfaction na naramdaman mo through giving is very, ano, kumbaga, is very fulfilling. And I hope mas marami pa tayong matulungan, di ba? Hindi lang naman ito yung last na magkakaroon tayo ng initiative to help with the help of efficacent ointment. And tuwan-tuwa talaga sila kanina. Nagulat pa sila. Sabi ko, ay ano po, nagulat sila nung ano, bakit daw, bakit sila tinatawag, di ba? Out of nowhere, nagbibigay tayo ng efficacent oil. Pero still thankful kasi it's a success. And hopefully, kayo, yung sabi ko nga kanina, if you are having the chance na to give or to help someone, to be an answer prayer to someone, why not do it, di ba? Kasi maybe that is God's way of saying na pwedeng ikaw naman yung maging biyaya sa iba, di ba? And syempre, more blessings sa'yo. So, yun lang guys. Hope to see you on my next vlogs pa. Ano lang tayo, keep on watching my vlogs. And sa mga next vlogs ko, magkakaroon tayong mga giveaways kapag ano, something na alam natin may kaya tayong ibigay. And so for now, sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. Don't forget to like, comment, subscribe to my YouTube channel. And don't forget to turn on the notification bell for more updates. And of course, like nyo ang page ng Efficacent Oil. And before I end this, gusto ko lang batiin ang lahat na Happy National Heroes Month. Dun sa mga heroes na walang pangalan. Diba, ika nga nila yung mga doktor, frontliners. Kaya yung pinunta natin kanina, mga magsasaka. Yung mga taong nagsisakripisyo para sa iba. So sila yung mga natuturing natin bayani. And hindi rin naman then kumbaga, hindi rin naman nalalayo na pwede ka rin maging bayani para sa iba. So, piliin natin na to show heroism kung sa simpleng bagay, makakatulong tayo. Ano yun? Ano yun? Pamamayani na ba yung tawag doon? Pagiging bayani na. Mahirap naman ng mga words ka. Pagiging bayani na rin yung tawag doon.